Dilemma natin to mga reviews. So, i-vlog natin ngayon siya. Ito yung pinakabagong modelo na window type na inverter ni Panasonic. Bukod sa nauna naming i-vlog, no? So, hello, what's up mga ka-reviews TV. So, happy new year, no? Bagong taon na naman tayo, syempre. May bago na naman tayong i-vlog na bagong appliances, no? So, ngayon, i-introduce ko sa inyo itong bagong model na to. Ito. Ito yung window type na inverter na latest na model ni Panasonic ngayon. So, ito yung last upload namin. Yun yung unang inverter na window type ni Panasonic. So, ngayon, i-demo ko sa inyo itong bagong model na ating inverter. Ayan. So, ano ba yung mga pinagkaiba nung sa luma at sa bago? At ano rin yung mga difference regarding sa specs? Then, syempre, sa tipid pag sinabing inverter. So, ito, i-share ko na po sa inyo yung ating kaalaman or konting kaalaman regarding dito sa model na ito. No? So, maraming salamat po. And then, demo na natin to. So, ito na tayo sa ating bagong model na window type inverter ni Panasonic. So, yung model niya ay CWXU1021BPH. No? So, kung mapapansin nyo yung pag-open ko kanina sa box, is makikita nyo na yung agad yung kanyang pagkakaiba sa dating inverter. Kasi itong model na to is meron siyang built-in nano EX na technology. So yun, yan, makikita siya sa panel. So yan. Same naman din ng ano, ng cooling. Ang pagkakaiba lang din syempre yung refrigerant na ginamit tulad dati. Yun yung mga ano niya, yan, yung kanyang specs. So model yan. Voltage, maximum input, yan. Sa physical appearance, so yun. Tulad na nakita niyo sa video kanina, Kinato ko siya. Carbon Lodi. Pero yan, kinato ko siya. Kung mapapansin nyo, yung mga kasi mas pinasolid na nila yung kanilang body. Yan yung una kong napansin. So, ang pagkakaiba niya lang din, isa sa itong model na to. Yan. Almost parehas lang din naman sila ng measurement, yung dimension. Kasi yung dimension ng una is around itong kanyang width is 22. So, same naman din. Walang pinagkaiba. Height niya po is 15 inches. Width is 22 inches. So, sa design, yan. Sa design din, sa appearance ng kanyang mismong, ito yung harap, yung mismong facing. So, yan. Ibang-iba siya kasi yung dating model natin, yan. Although pareha siya, may auto-swing. Pagkakaiba niya ito, yan. May nakalagay ng Nano EX. No, inverter, Nano EX, then dual fan motor. Yun yung kanyang technology. Yun pa rin naman, dinagdagan natin ng magandang specs, no? Saka sa refrigerant. So, yan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kasama niyang tools regarding sa paggamit ng ating bagong window type na aircon ni Panasonic, na? So, yan. So, once na inopen mo siya, ito kasi, yan. Once na inopen mo siya, ito yung makikita mo. Yung front grill, itong foam para sa gilid ng aircon. Then ito naman yung kanyang mga accessories. So ito yung mga importante, no? Open natin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga kasama na accessories regarding sa unit na window type ni Panasonic, yung bagong inverter, no? So ito yung nasa plastic. So yan, open natin, no? Dandahanin ko lang kasi hindi naman sa akin to, eh. Open lang natin. Kasi i-operate natin siya mamaya para makita niyo yung ano, yung kanyang thermostat control, yung paggamit. So yan. Ayun, una akong inopen ito, yung kanyang draining fan sa likod ng ating aircon. So ito yung nasa ilalim ng puwet ng aircon, tapos i-screw nyo yan. Once na i-screw nyo yan, dito nyo lalagay yung hose. Para yung tubig mapupunta sa hose. So, may sarili siyang pag-release, yung drain out kung tawagin. So, ito yun. Lagay natin dito. Tapos, syempre, yung pinaka-importante, yan. Ito, ito. Yung kanyang owner's manual. Yan, ito yung mga manual niya. Ito yung kasama sa unit. So, dalawa pa lang to, dalawang model pa lang to kasi ano, meron siyang 1.5 then 1 HP. So, ito yung manual niya.
antibacterial filter, meron siyang kasama. So, pakita ko sa inyo. So, antibacterial filter. Yun. So, ito. Ito yung antibacterial filter. So, ito yung kinaklap sa harap ng front grill para mag-lock sa mismong antibacterial filter. So, yun. Ito po yun kasama. Ayan. Ito naman yung pang-screw sa ating front grill, sa mismong grill ng aircon para mag-lock siya. Dati kasi walang screw, ngayon nilagyan na yan. Screw for front grill. So, yan siya, screw for front grill. Then, ito naman po yung sa ilalim ng aircon. Ito yung nilalagay sa ilalim ng aircon, yung mahabang screw. Okay. Tapos, ito ba yung mga kasama dito? Ayan. Ito yung sa ilalim. Kung gusto nyo yung dripless. So, wala natulong tubig. Ayan. Kasi minsan naman, na-evaporate naman ito. May condenser naman ito. So, ito yung sa likod, sa ilalim ng aircon. Then ito, syempre, kung ano yung brand na binili natin, yun din yung battery. So, yan. Na, syempre. Ayan. Hindi makita eh. Ayan. Panasonic din yung ating battery. So, syempre, yung pinaka-importante sa lahat at hindi mawawala pag bumili ka ng aircon, yung kanyang cellphone. De, joke lang. Itong remote. So, ito yung remote niya. So, ito yung ibang iba sa unang modelo na window type. Bakit? Kasi ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Itong model na to is meron na siyang LED display. So, makikita natin kung ano yung temperature na ina-adjust natin. So, parehas na siya ng split type. Kung mapapansin nyo lang, yan din naka-indicate yung Nano EX. So, yung off ratio, nandyan lahat, makikita nyo. Okay? Yan. So, yan. Ganda ng remote, no? Parang, hello? Calling Mr. Jack. Ayan ba? Stig. Yan. So, ngayon, i-operate natin si aircon. Sa i-demo ko muna sa inyo. Okay. Dito naman tayo. So, yun. Pakita ko na yung mga accessory tools niya kasama. Yung mga kasama sa kanyang ano. Basta bumili kayo nito. Ayan. So, ito yung ano, yung mismong occasion niya, no? Once na bumili ka na ito. Before installation, please remove the shock absorber at the accumulator and compressor. So, total 2 places yan. So, yan. Naka-indicate naman yan. So, ito naman kasi itong design na to. Itong window type ni Panasonic is slide-out chassis. So, ibig sabihin, pag na-install to, pwede nyong kunin yung mismong makina. Eto, may hila yan, tapos may iiwan yung bahay. May dalawang screw yan sa likod, saka meron din dito sa harap. So, yan, dito yan, yung dalawa. Ito, saka ito. Ito yung kanyang sensor. So, yan. So, ngayon naman, ano ba yung mismo talagang pagkakaiba regarding sa dalawang unit, no? So, kung mapansin nyo, yung mismo loob niya is ginamitan na siya ng styro sa design. Bakit styro ba yung ginagamit niya sa mga window? So, pag styro kasi yung ginamit natin sa mga window type, mas maganda siya mag-release ng hangin, saka mas mabilis. Kasi styrofoam siya. Hindi katulad ng plastic, syempre. Ang plastic kasi is ano yan, once na may kasama pa kasing heat yun eh. Ito kasi, mas mabilis to pag styro. So, hindi agad na ano yung lamig. Then, ito naman yung ating, sa syempre, sa unnecessary smell kung gusto nyong maalis. Diba? So, yan. Check natin muna na. So, ayan. Ayan na, in-operate natin siya. Tinry ko muna siyang i-on. So, once na in-open mo to, yan, once na in-open natin yung ating window na inverter, hindi agad yan mag-release ng lamig. So, tinry ko siyang i-on. So, unang lalabas na temperature sa kanya is ayan, 25. So, yan, nag-blinking siya sa video pero sa actual hindi. Kasi nakatutok siya sa lens eh. So, yan. Naka-auto siya. So, ang degree niya is 25 degree. Then, naka-automatic Nano EX, no? So, yan, nakaset siya. So, kung gusto mo namang i-cool, pwede mo naman din i-adjust yung mode. Tapos, kung gusto mo babaan yung temperature, dito lang kayo mag-a-adjust. So, pasensya na kayo sa daliri ko, ha.
nasunog yan ng New Year, naputukan. Yan. Then sa fan mode, dito naman din kayo mag-a-adjust. Yan, yan. No, yan. Depende naman kung ano. Kasi ito naman kasi naka-auto naman siya. Ayun, lakas ng buga niya. Yan, lakas ng buga niya, maganda. So ngayon naman sa paggamit naman ng swing, ito naman may set tayo ng swing. Yan. So, naki-stop yung swing. Kung gusto mo namang ipa-swing siya, pindutin mo lang yung swing natin. Ha? Hindi pala na... Yan. Okay. Tapos, nag-rotate ulit si swing. So, pagdating naman sa... Ah, ito pala. Yan. Okay. Yan. Yan. So, yan. Dalawa lang naman yan. Tapos, timer operation. Ito, timer on. Timer off and timer on. So, kung gusto mo mag-timer, set mo lang to. Pag sinet mo yan, lalabas yung oras kung ilang oras mo i-adjust. Dito mo i-adjust yan. Tapos, once na naset mo na siya, dito mo siya isiset kung ilang oras ka magta-timer. Gusto mo naman cancel timer? Ito. Okay. Sa operation naman, yan, may dalawa tayong klase ng operation. Meron tayong quiet cool, then yung powerful cooling. So, ano ba yung pagkakaiba ng quiet cool saka powerful cooling? So, pag sobrang init, mas madalas magamit tong powerful cooling kasi mas nilalakasan niya yung buga ng aircon natin para mabilis niya matanggal yung init ng kwarto. Pag quiet cool naman, ito madalas na ginagamit once na pag gabi or matutulog ka para minimal lang yung cooling na ginagamit niya. Pero ako kasi ngayon tinry ko yung auto, so auto siya, so naka-adapt siya kung ano yung degree na naka-indicate sa atin. So yan. Hirap yung muko. Yan. So, yan. Ngayon naman i-try natin tong powerful cooling. Try natin. So, yan. So, pwede magsabay yung Nano EX then yung ating powerful cooling. So, ang kagandahan niyan, syempre, once na naka Nano EX tayo, syempre, safe tayo. Naka air purification system tayo. Yun kasi yung meaning ng Nano EX, no? So, itong Panasonic na window type natin is naka-cover siya ng ACT technology. So sa hindi nakakaalam ng ACT technology, ito lang si Panasonic in first in the market na nagkaroon ng anti-COVID technology na aircon. So yan, first in the market na mayroong air purifier o built-in air purifier na aircon. Ito yon si Panasonic, no? So yan. So ang lamig. Tutok sa mukha ko yung aircon. So yan. Ganda siya, no? Yan, mapansin niyo ba yan? Diba? Galing. Lamig, grabe, sarap. Sarap ang sarap sa feeling ng aircon na to. So yan, medyo may fry siya. Pero terms sa quality at syempre durability, Japan quality to, Panasonic to. So yun lang naman yung operation, no? So adjust natin. Labaan natin, lagay natin sa God. So hanggang 16 degree yan. So yan, kung ano yung sinelect mo sa remote, yun din lalabas sa mismong panel. Wala. Oh, lamig, grabe. Lamig, sarap. Oh, sarap po. Mas maganda rin kasi yung cooling technology once na ginamitan siya ng R32 refrigerant. Kasi yung R32 kasi is combination ng dalawang gases yan. Yung dati kasi is ano lang, R410 Asia. Ngayon kasi is R32 na, so mas malamig. So mas tahimik yung takbo compare sa mga non-inverter na aircon. Smooth na smooth. Then quality ng quality. First in the market na window type na merong air purification system, no? Panasonic lang yan. So solid. So yan. Medyo nakakaiyak lang yung lamig. So yung haba nung nare-reach ng lamig once na bumili tayo ng window type na aircon na 1 horsepower is around 15 to 18 square meter yung kanyang area. So unloaded po yun na. Mag-a-add na lang kayo ng tao per person 1 square meter para makuha nyo yung tamang sukat. So yun. Ito lang. Then try natin quiet. So naka-quiet cool, naka-ilaw pa rin yung Nano EX. Ang ganda, stick pare, ang lupet. Lupet, lupet, lupet. Lupet mo, Panasonic.
Lupit, ang lupit. So, yun. Sa selection naman nito, pwede mong i-adjust, no? So, ngayon naman, i-off ko siya kasi alamig na eh. So, yun. Pag in-off mo siya, yan. Off mo siya, no? So, yun. Ngayon na yung ating demo in operation pagdating sa window type na Panasonic na new inverter, no? New model and new design. So, yun. Okay. Ngayon, syempre, tatabi na natin to. Share lang ako sa inyo ng idea. So, yun. Ayun na yung operation ng ating aircon. So, yan. So, lamig, oh. Lamig, grabe, oh. Sarap. So, first in the market na mayroong air purifier na aircon na window type, no? Napapaiyak ako sa lamig. So, yun. Natin ulit.